April 25, 2021, Tagalog Mass readings. Ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Fourth Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday, World Day of Prayer for Vocations. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan yao mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Aleluya! 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 Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asang gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asang gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.